isyung legal ay pag-uusapan, bibigyan daan, mga karapatang dapat ipaglaban, sasagutin ang katanungan ng mga taong naghahanap ng katarungan dito sa programa Laban para sa Karapatan, kasama si Attorney Lorna Capunan. Laban para sa Karapatan. Magandang umaga po sa inyong lahat. August, Ghost Month, pero hindi talaga natatakot sa ghost, no, ka Jimmy. Ang aking co-host, ka Jimmy Regalario. Ay, isang ghost. Isang ghost. Ayun. Say hello. Ito po si Attorney Lorna Patakapunan. At maganda ang issue na naman natin. Oh. But before that, please greet our listeners and viewers. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig ng Laban para sa Karapatan. Maganda ang ating paksa ngayon na kailangan na mapag-usapan to dahil ito yung araw-araw na nararamdaman eh. At saka nung State of the Nation at nag-report yung mga economic managers, medyo litong-lito yung buong bansa ha? Dahil hindi nila naiintindihan kung ano yung mga econometrics o yung mga salitang pang-ekonomiya na binabanggit ng mga managers. Pero hindi naman nila nararamdaman dahil talagang mahirap yung buhay. Maraming nagtatanong, Laban para sa Karapatan, anong kinalaman ng ekonomiya sa karapatan? Ayan, ang tatanungin natin. Our guest today is the Program Officer for Action for Economic Reform, which was founded in 1996. Siya po ay isang expert, magna cum laude, with a Bachelor of Science degree in Economics from UP School of Economics in 2015. He was a fiscal policy team of the Action for Economic Reform Movement since 2017 and program officer since 2019. Ka Jimmy, ang expertise ng guest natin ay macroeconomics. Tanungin natin anong ibig sabihin ng macroeconomics. Ano ba siya? At public sector economics and fiscal tax policies. Good morning. We have with us Adolfo Jose A. Montesa, Project Program Officer for Action for Economic Reform. Good morning. Good morning po, Attorney Lorna and Kat Jamie. At sa lahat ng tagapakinig, good morning po. Good morning. Hindi lang yan, ha? Hindi lang, do we call you AJ? Yes, AJ po is my nickname. Okay. Hindi naman ka-AJ kasi mukhang dekada ang tanda ko sa iyo, no? You just recently, hindi naman po. You're recently a product, magna cum laude, no? Masyado naman maliit yung dekada lang. Dekadas. Dekadas. Okay, good morning, AJ. I'm happy to have you here. Para lang sa, kasi sabi mo nakikinig, marami nang nanonood because we are on live test broadcast at Channel 23. So, yes. Thank you for having me po. Yeah. Sa YouTube. So, buti naman nagsuklay ka ngayon kasi nakikita ka sa TV, no? Anyway, AJ, this Action for Economic Reform, ang una nating tanong, no? Una naming tanong ni Ka Jimmy, why is there such a group? And this was formed in 1996. Kayo mga grupo ng mga intellectual, activist, economists, no? Why was there a need to form this group called Action for Economic Reform? Bakit action? Bakit economic reform? Oo nga. Yes, good question po, no? So, yung Action for Economic Reforms po, isa po siyang NGO or non-government organization. Kumbaga ang function po niya ay maging think tank. So grupo po siya ng mga ekonomista, mga dating policymakers din po. And ang goal niya po ay tulungan yung gobyerno na magsagawa ng mabubuting mga fiscal or economic policies. So yung pinaka-recent po halimbawa ay yung Duterte administration po ay nagpasa po ng train law. So yung AER po ay tumulong sa pagsagawa ng research or nagbibigay din po kami ng advice, ng komento dun sa mga polisiya na gustong isulong sana ng gobyerno. So halimbawa po kung ano dapat yung tax rate or kung gaano kalaki po yung dapat maging collection or revenue ng mga buwis para sa mga mamamayan ay tumutulong din po kami sa pag-analisa ng mga polisiyang iyon po. Before I ask Ka Jimmy to ask his question, tanungin ko lang sa iyo,
as we would always say, you don't have to reinvent the wheel, di ba, AJ? At ang roadmap ng economic agenda natin, ang roadmap ng direksyon ng bayan ay nasa constitution natin, di ba? The constitution has salient provisions on the economy. Yung ba eh nababalikan nyo as policy advisors to government and to perhaps private sector? O, pinapatanggal nyo. Kasi for us lawyers, no, you don't touch the constitution. Hindi ba? Because that is what defines. That is what defines policy direction. No? Although the constitution is not self-executory, kailangan ng isang kongreso na maggawa ng batas that will execute the provisions in the constitution. The enabling laws. At kailangan rin ng executive na nakakaintindi ng enabling laws na ginagawa ng kongreso natin. At kailangan rin ng isang judiciary na nakaka-monitor tsaka nakaka-safeguard. Kung ang policy ay unconstitutional o constitutional. Correct. So, yung separation of the three separate branches of government need to be on the same page. And that, to me, is the constitution. So, AJ, parang dissertation na siguro ang sagot mo dyan, ano? Magandang tanong yun, ha? Napakalalim po ng tanong, attorney po, no? But yes, we're very cognizant po of the role of the constitution, and we have a deep respect po of the rules or the laws of the land, of course po. And I think yung thrust naman po, of course, of AER is of course to pursue a nation building and economic development, and of course we don't want to just pursue yung paglago ng ekonomiya para lang sa ilan lamang. I think part of the principles ng constitution po natin ay fairness and equity po. So we also want to make sure na yung policies na sinusulong po natin ay fair, ay natutulungan po yung mga mahihirap, yung mga marginalized sectors po. So those are some of the areas also that we want to make sure that economics is inclusive as well. Development should be inclusive as well. Okay, Kajimi. Pero very clear yung constitution in Article 12, no, Section 19. The state shall develop, di ba? An independent and self-reliant national economy effectively controlled by Filipinos. O ngayon, matagal nang hindi ini-implement. This could have served, di ba, as a roadmap for development. Kaya nga nilagay sa constitution eh. Roadmap yan going towards development. Pero in 1987 pa yan, hanggang ngayon walang enabling law. So ang susunod na tanong dyan, why? Di ba? Okay, so why nga? I mean, obviously when you founded your NGO in 1996, you already saw the need for economic reforms, no? We don't need to be reminded that most, if not all of our economic managers, graduate dyan sa UP School of Economics. And if we produce economic managers from my favorite university, in Diliman, ganito pa rin ang direksyon ng ekonomiya natin, no? Nandiyan yung liberalization, nag-open tayo without protecting our local industries, nagkaroon tayo ng heavy debt, no? Utang. Sana tayo pupunta? Uh-huh. Hindi ba kasalanan yan ng eskwelahan mo at ng mga economic managers natin ngayon? Attorney, ang UP School of Economics was built in 1964. Ang nagtayo niyan, hindi Pilipino, si Dooley, an American economist na kinonsolidate yung lahat ng mga grants, fellows, yung mga scholarship coming from the U.S. And instead of giving it individually to students, tinayo ng building at tinayo ng school. At isa lang ang paradigm shift, yung neoliberal ideas, neoliberal paradigm shift, or as we call it, neoclassical
economic paradigm. Manonosebleed ako sa iyo, ka Jimmy. Neoliberals ka, neoclassical. Ano yun? Paki-explain? Kasi our audience... Kaya ko binanggit yun. Kasi nung zona, almost 60% ng, o 70% ng state of the nation naka-focus sa economy. Tapos it was followed up by a forum of economic managers who has been running the state of economy for the last so many decades. Mm. Nag-umpisa kay Jerry Sikat yan eh. As a product noong 1964 building of the UP School of Economics. Tapos sunod-sunod na sila. Okay, so ang tanong natin, ang tanong ko muna sa iyo, no, AJ, no. Itong sinasabi ni Ka Jimmy na neoclassical tsaka neoliberal. Ano ba 'yon? Kasi nakaka-nosebleed yung mga four syllables ng mga ganyan, ano. Magandang tinanong at saka yung ano, bleeding terminology sa economics eh, dahil 'yun ang pirming nire-report ng managers na hindi naman naiintindihan ng mga tao. Hindi, dadagdagan ko pa rin yung nosebleed natin, ano, yung gross domestic product 'yun. 'Yun ang mga nakaka-nosebleed, no. Marami. Okay, so AJ, we don't want you to apologize for the UP School of Economics, no. Just tell us what direction you want to take in terms of all of these principles that are being UP School of Economics, sila na nagpatakbo ng ekonomiya for so many years eh. Ngayon, ang tinatanong mo kanina, bakit action but economic reforms? May contradictory philosophy ba o paradigm shift ito dun sa UP School of Economics na neoliberal o neoclassical okay. type? Okay, so sandali. Nanonosebleed na si AJ. Marami tayong masyadong tanong. Let's start with... Action for economic reform, no, using the constitution and what you've learned in your MBA, no, where is the country going? Do we need economic reform? And paki-explain then in that context, what is wrong with what they call neoliberal, or is there anything wrong with it, or neo-capitalist, and how does that affect yung mga nagugutom nating mga OFW, ay yung mga nagugutom natin dito, yung mga OFW natin na looking for employment abroad, di ba? How is that in the context of, because maraming nanonood sa ating diaspora, no? So let's put it down to may mga magsasaka. Okay, yung mga magsasaka natin, may transistor. Let's put it in a way by which understandable okay. ng lahat ng walks of life. Oh. Okay, AJ. Your turn. Okay. Sige po. So, ang dami pong nag-pop up na questions and issues po. No? So, I can't speak on behalf of the entire UP School of Economics. What I would say na lang po siguro is, iba-iba din naman po ang perspektiba na nag-aaral sa mga UP School of Economics. I know graduates from the School of Economics na very progressive naman mag-isip. No? So, when you talk about, for example, neoclassical thought or neoliberalism po. Yung neoliberalism in particular po, it refers to the set of government policies na nag-emphasize sa, for example, liberalization, decentralization, minimizing yung role ng state. Yung Action for Economic Reforms naman po, we don't identify as neoliberal exactly, no? So, nasa pangalan po ng AER ang reforms. So, ibig sabihin po, naniniwala po kami na if you want to pursue economic development, kailangan po may unti-unting pagbabago na gawin sa sistema. So, we just try to be very strategic about it. We understand na kadalasan, hindi naman pwedeng baguhin yung buong sistema kaagad-agad. So, what we can do is we can try to pass laws or bills or mga tax reform policies na pwedeng makatulong sa bansa, no? And the way that this affects, of course, yung mga nararanasan natin, yung mga kababayan natin po is, of course, yung sa ngayon po, for example, yung inflation po, yung pagtaas ng presyo ng bilihin, this is something na directly affected by yung economic policies. So, for example,
we have right now a shortage pagdating sa sugar or sa asukal. So yung problem ng asukal, yung shortage ng asukal, maraming factors po yan. So halimbawa, yung Typhoon Odette na naging cause ng shortage sa agriculture, nag-a-affect yan sa presyo. Tumataas po yung presyo dahil sa mga nasasalanta ng bagyo. For example, yung pagtaas ng presyo ng gasolina dahil sa Russia-Ukraine crisis. So naapektuhan dyan yung presyo din ng fertilizer. So nakaka-apekto din po yun sa agrikultura. So yun ay mga factors na kailangan sagutin o harapin ng gobyerno po natin ng mga economic managers. So anong klaseng policy yung gagawin nila? So for example, yung sa sugar shortage, dahil nga may kulangan sa asukal, tumataas yung presyo. So may choice ngayon yung government. Ipipilitin po ba natin na yung shortage po natin or yung kakulangan sa supply natin ay manatili o bubuksan natin ng kaunti yung imports? For example, pag binuksan po natin yung imports, may chance na bababa yung presyo. So magiging mas maliit or mas mababa ang burden sa mga mamamayang Pilipino kapag pinursu po natin na okay, dahil may inflation ngayon sa sugar, we can import more. So ganun yung mga example ng economic policies at kung paano siya nakakaapekto sa mga Pilipino. No? So again, as you mentioned po kanina, naka-enshrine po talaga yun sa Constitution na we want to be pursuing national development, we want to be self-reliant, for example. So yung policies natin on trade, yung policies natin sa taxation, yung debt, for example, na-mention niyo po kanina yung debt. And alam kong nare-report po lagi ito na tumataas na po yung utang po natin sa ibang bansa, yung utang ng gobyerno po natin, no? And ito po ay naging side effect po ng epekto ng COVID-19 pandemic. So, syempre, parang sa pamilya lang po yan, di ba? Pag nagkasakit ang isang member ng pamilya natin at wala tayong panggastos kaagad sa medical bills, minsan, kailangan natin mangutang. Minsan, ang choice lang po natin ay we have to borrow from outside countries who can provide the resources immediately. And then we know that kung nasagot yung sakit or na naging mas okay na yung ekonomiya natin, mababayaran natin yung utang later on. So in fact, parang yung ideas po natin about debt, about economic policies, we have initial thoughts in mind po, no? But sometimes it's good to really ask economists then maging mapanuri tayo and i-analyze po natin also using data and yung facts na meron tayo para ma-analyze po natin yung mga polisiya. Okay, so AJ, alam mo ang magandang nangyari sa State of the Nation address, no? After he gave the State of the Nation, unlike other presidents in the past, si President Marcos Jr., naglagay ng 19, no, ka Jimmy? Or 20? 19 or 20. 20 priority legislation para sa Kongreso. Kung tanungin ko ikaw at saka ang AER, kasi it's very hard to talk theoretical, ano? Meron rin ba kayong counterpart na priority in terms of economic reforms, especially now that you know the direction that this government will be taking? Ano ba ang priority ng grupo natin, ano? Because alam na natin ang priority ng pangulo natin, maganda. May kaibahan ba yung priority pieces of legislation na isinalang sa Kongreso ng Pangulo dun sa naiisip ninyong na pieces of legislation na pwedeng indeklarang urgent ng AER? Yun ang ibig sabihin ni attorney. In terms of economic reforms, no? Kasi nasabi na pareho lang ang takbo ng isip ng AER saka ng UP School of Economics. Okay, so to answer the question po, that's a very good question. I think yung AER po kasi yung field of expertise po talaga ng AER is pagdating sa taxation. So we don't claim to be experts in all the fields naman of economics, or we don't claim to be a substitute for the president in terms of all the economic policies. So hindi naman po namin maisasagot ang lahat ng other economic policies. Pero may key areas po ang AER na talagang isinusulang po namin. So number one dito ay yung fiscal policy. Yung fiscal policy na tinatawag ay yung polisiya ng gobyerno pagdating sa pagbubuwis o pagtatax. So nandito po yung buong tax
system or yung National Internal Revenue Code for example. Nandito din yung polisiya pagdating sa paggastos o pag-deal with the debt or yung utang natin. So nandun po, nakapaloob dun ang fiscal policy. And yung AER po does support yung nasabi or na-mention ni President Marcos or even President Duterte in the past administration na isulong ang fiscal consolidation or ang tax reform. In fact, even the past president, President Aquino, all of the past presidents, most of them have advocated for tax reform. So yung tax reform na tinatawag, ito po kasi yung pag-update ng National Internal Revenue Code natin para maging mas angkop ito para sa ekonomiya natin. So for example, yung mga tax rates natin, minsan ilang dekada nang hindi pa na-update. So kailangan talaga siyang i-update para, for example, makapag-collecta ng dagdag na revenue o dagdag na income for the government para mabayaran nito ang utang natin. So again, given na nasa 12 trillion na po yung 13 trillion yung outstanding debt ng government dahil sa COVID-19 po, may mga estimates ang Department of Finance na almost 300 billion per year ang kailangan idagdag na revenue para mabalik ang debt dun sa pre-pandemic levels. May itatanong, yes, ma'am, si Ka Jimmy, no, pero before he asks his question, ako may tatanong sa iyo, no, because it seems that the priority of the Action for Economic Reform again is fiscal policy, no. At bakit ganun? Bakit pag naghihirap ang tao, pinapahirapan pa natin, ano? Ang default action ng government, kailangan natin ng pera ay taasan ng taxes. So, and when you increase taxes, ang target naman is the individual taxpayer. Eh bakit hindi yung mga kagaya ng train law? Bakit sa hindi sa mga big companies, no? Or big corporations, no? Bakit it is the ordinary taxpayer who is burdened with supporting this economy? Alam mo, meron kaming gines dito, no? Na napakaganda, napaka-revolutionary ng idea. Sabi niya, wealth tax, no, si Calliodi. Ba't hindi natin i-tax yan, yung mga yung 1% na mayayaman na yan, instead of the 99% na naghihirap na sa taxes, no? Okay na yan. Did we lose you? Ano, ma'am? So to answer the question po, no. So ang ibig po sabihin ng fiscal policy, that doesn't always mean na kailangan natin taasan ang buwis sa mga mamamayan. For example, sa train law, yung nangyari po sa train law ay hindi naman po ibig sabihin ng train law ay tinaasan yung buwis sa lahat. Actually, in fact, sa train law, yung personal income tax rate para sa karamihan ng Pilipino ay binabaan. So for example, yung mga nurses, yung mga school teachers, yung mga call center agents, ilan ito sa mga sektor na nakinabang dun sa pagbaba ng personal income tax rate. Ngayon, ang ginawa ng train law ay instead of personal income tax, mas nag-rely po tayo sa excise taxes. So, yung taxes naman sa paggastos natin. So, halimbawa, isang important na excise ay tinatawag na sin taxes o yung taxes sa yung buwis sa tobacco at sa alcohol. So bakit natin tinataksan ito ng malaki? Bukod sa gusto natin makakuha ng revenue or ng income, ay nakikita po natin na may health impact po kasi ang tobacco at ang pagyoyosi, halimbawa ang pagiinom. May mga pag-aaral ang medical community na mataas po ang burden nito sa health system natin kapag marami nagkakasakit. So kapag naglagay po tayo ng mas mataas na buwis dito sa yosi at sa alak, nakakakolekta tayo ng revenue at dahil tumataas po ang presyo nito, bumababa po ang mga bilang ng mga tao na nagkokonsumo dito. So isang halimbawa lang po ito kung bakit mahalaga ang sistema ng pagbubuwis. Pwede po natin piliin kung ano yung mga bagay na pwede natin taasan ang pagpataw ng buwis. Pwede naman po natin i-adjust yung tax rate ng ibang bagay. For example, yung personal income tax. Ngayon naman yung na-mention niyo po na wealth taxes, for example, hindi naman po kami necessarily tutol doon. Pwede din po talaga natin i-explore yung ganong mga polisiya. So those are some things na kailangan po talaga natin i-consider at this point in the economy. Hindi, ganito ano. Bakit tayo nagbubuwis? Isang tanong yan eh. Mm-hmm. Kailangan natin yon para gamitin ng gobyerno sa kanyang mga programa. Ngayon, taon-taon gumagawa yung executive branch ng kanilang budget at sinusumite yan sa Kongreso at inaaprobahan through a General Appropriation Act, yung GAA. Pag inaaprobahan yan, doon na magkakaroon ng pera yung programa ng executive branch ng gobyerno. Ngayon, ang punto, saan kukunin? Ang kadala sa kagaya ngayon, 5.4 trillion for the year 2022. Ang budgetary,
ang target na kaya lang i-ano sa revenue collection is ano, mga 3.8 trillion. Saan ko kunin yung deficit? Okay. Iutang. Sandali. Ngayon, no, commercial break to. Kung ganyan pirmi ang budget, no, na isinusumite ng executive branch sa kakakongreso, natural, magiging perennial yung budgetary deficit. Magiging perennial yung pangungutang. Bakit tayo nangungutang at bakit tayo pinapautang? Pinapautang tayo dahil yung ating mga kawawang OFW na nagpapadala rito ng dolyares ay nakapag-ipon ng napakalaking internal dollar reserve, no? Umaabot ng 100 billion yan, ngayon yata 80 na lang, yung ginagamit yan sa pag-open ng letter of credit, kaya import dependent tayo hanggang ngayon, at yan din ang ginagamit dun sa pagbabayad ng principal at interest na binabayaran natin doon sa mga pinagkakautangan. Meron pa tayong Automatic Appropriation Act na batas. Eh, sinong hindi magpapautang? Kaya lahat ng international lending institution nakatingin sa atin. Okay. Papautangin tayo, pirme. At maski na anong klase ng proyekto meron yung gobyerno, magkakaroon niya ng pondo dahil gustong-gusto tayong pautangin. No, ayan yung build na yan, maski 40% ang napupunta sa bulsa ng mga may proyekto, at 60% lang sa proyekto, okay pa rin yan, babayaran natin. At pag nagbuwis na, ilang percentage ang nakapatong o yung excise tax. So yun ang isang pinakamalaking, pinapasan ng tao ang buwis. Okay, Ka Jimmy, marami kang tanong, pero meron pa tayong station break ngayon. Let's give AJ a chance to reflect. Another thesis to be answered. Konti mo ng commercial break. Laban para sa karapatan. Kasama si Attorney Lorna Kapunan. Laban karapatan. Balik po tayo dito. For those of you who tuned in late and who are watching us in Channel 23, ang guest po natin ngayon ay isang economic expert. No? Magna cum laude ng UP School of Economics, Adolfo Jose A. Montesa. AJ, sabi ng isang Facebook listener natin, si Jackie Martinez, Jonathism virus daw. Anong ibig sabihin nun? Siguro si Joma, no? Lahat ba ng taga-UP pula or aktivista? I wouldn't think so po. Personally, I am not affiliated naman po or I don't subscribe to the ideas of Joma season. Anyway. Literal yung dinidiscuss niya. Jackie, mukhang mali ang direksyon natin. Jenny Manzano is saying, hello, RJ Shell. Ito magandang points ni RJ, no? Sabi niya, to your point on taxes, no? Sana taasan nila ang tax ng mga bilyonaryo sa bansa, the wealth tax, no? At yung mga nasa gobyerno, nagwo-work sana po, kagaya ng sahod ng mga senador, congressman, mayor, governor, mga cabinet secretary, bawasan natin daw ang mga sweldo nila or taasan ang taxes. Ayan. Actually, marami po akong thoughts dyan po. No? I'm very open to increasing yung taxes sa mga mayayaman, yung mga bilyonaryo. Of course, for example, kaya nga po important yung naging reforma sa train law kasi yung dating sistema, mataas po masyado ang buwis sa middle class. So, ang ginagawa ng tax reform ay gusto natin i-adjust yun para maging mas mababa. Ngayon, ang pagdating sa sweldo ng government officials, hindi po ako eksperto dito, pero may mga pag-aaral po kasi na pag masyadong mababa ang sweldo ng isang opisyal ng gobyerno, ay ito ay isang nagiging incentive sa kanya na maging mas corrupt. Kasi kadalasan, pag mababa ang sweldo nila, iniisip nila ay kailangan kong bawiin ito in another way. So baka kung mababa masyado or hindi siya competitive enough, baka isipin nila dapat may other means of income sila, no? So there's a right balance po, no? Dapat tama naman po yung concern. Dapat yung mga government officials po natin, hindi dapat sila nagmumukhang mas well off compared sa mga citizens po natin, but at the same time we should be offering competitive salaries to them so that yung best na possible na government officials ay ma-attract din po natin na maging employees ng gobyerno. Alam mo, AJ, tama. Yeah, ang pinag-uusapan kasi natin yung kung paano itatapat yung budget ng gobyerno dun sa revenue collection, mm-hmm. No? Mm-hmm. At kung ang revenue collection nakasandal lang dun sa
nakapatong na sa mga binibili at sa mga services, hindi talaga kakayanin. Madugod tayo sa pangungutang. Ngayon, kung ihaasa mo naman, takasan ng gusto yung taxes ng ano, ng korporasyon, ng ating malalaki, ng wealth, yung mga wealthy, eh 1% lang yan eh. Kasi doon nagsisimula yung ano, yung kamalian ng sistema eh. Na 90% ng tao hindi nakikinabang doon sa economic system na dinideklara ng saligang batas that it should be self-reliant and independent and should serve the interest of the whole nation. Pero ang nakikinabang 1%. No, yan yung umpisa at dulo at wakas itong economic system na to. Kaya yung ating mga economic managers magre-report o magbibigay ng programa para lituhin ng tao at wag ipaalam sa kanila kung ano yung sinasabi nilang mga economic parlance o economic econometrics na sila lang nakakaintindi. Kaya hindi alam ng tao kung ano isasuggest o opinion man lang hindi makapagbigay. So ang punto ko, mas kitaasan palagay ko yung ano eh, yung wealthy, yung ating 1% na ano, mayayaman, hindi kakayanin talagang mangungutang at mangungutang. At ang problema rito, paano na kung mawala yung mga OFW? At sa aspeto ng self-reliance, paano na kung mag-gera dyan sa Taiwan Strait, no? At binlockade yung South Philippine, yung South China Sea. Walang papasok na pagkain, nakagaya na nangyayari doon sa Ukraine na hindi makalabas yung kanilang export ng mga grains, di ba? So ang punto, asa na yung saligang batas ng self-reliance and independent economy? Idagdag ko lang dyan kay Carl Jimmy, no? AJ, no? Yung sinasabi ni Carl Jimmy ng 1%, parang sila na yung monopoly, no? Yun namin ng economic managers yan, na nag-iisip sila ng paraan para dun sa inclusivity. Hindi, maganda nga, ano, maganda nga yung sinabi sa State of the Nation address, kagaya ng ano, just an example, bakit sa telecom industry, dalawa lang yan? It is a duopoly, no? Na dapat buksan yan, ano? Dapat klaro ang economic policy dyan or government, at least government regulation to control prices. Kasi nung nag-liberalize tayo, nag-deregulate rin tayo, di ba? Wala na yung mga regulation. Although, may Department of Energy, may Department of Communications and Technology, napakahina ng oversight functions tsaka regulatory authority ng government. Kanya yung 1% na yan, mas yumayaman pa rin, ano? Mas even if you go, even if you solve it from the tax angle, you don't solve it from the regulation and public interest. Kasi bottom line, it must be the public interest that must be served. Yun ang nakalagay sa saligang batas natin, ano? Anong economic reform mo tungkol dyan sa... Kasi sabi mo, indirect taxes, no? So, kagaya ng laging sinasabi ni Kajimi, yung bumibili ng Coke, no? Sa kalye, nagbabayad ng taxes kasi may soft drink tax. For the benefit of our listener, lalo na yung mga magsasakay, yung mga nasa squatter, pag gising nyo po sa umaga, bibili kayo ng pandesal, nagbayad kayo ng buwis. Dahil yung pandesal, bago ginawa yan, bumili ng asukal, bumili yan ng flour, ando na po yung buwis nun at ipinatong na sa tubo nung nag-bake, nung nagawa ng pandesal. Pag sakay nyo sa tricycle, yung binayad nyo rin sa tricycle driver, kasama na po dyan yung pinanggasolina ng tricycle driver na may nakapatong ng buwis. So, ibig sabihin, pag-gising nyo pa lang sa umaga hanggang sa pagtulog nyo sa gabi, lahat tayo na siyento G's na milyones na Pilipino ay nagbabayad every hour ng buwis. At hindi ninyo alam. Kaya dapat, apo, pag umarap kayo sa politiko, aba kailangan taas noo, kumari nga, duran nyo eh. Dahil, apo, talagang kayo ang bumubuhay, tayong lahat ng gobyerno at tayo ang nagbabayad ng pinakamalaking bahagi ng buwis nang hindi ninyo alam
No, pagkat araw-araw yan eh, kumain ka sa karinder yan, hindi mo alam, nagbayad ka ng buwis. Bumili ka ng sigarilyo, nagbayad ka ng buwis. Bumili ka ng load sa cellphone, nagbayad ka ng buwis nang hindi mo alam. Tayong lahat. Okay, AJ. Yes po. So, sagutin ko po muna yung tanong or yung issue na na-raise ni Attorney Lorna na ang daming, basically nako-concentrate po yung kapangyarihan or yung economic wealth po sa iilan lamang po, no? And yun po talaga yung kahalagahan ng government. Ang role dapat ng government din ay i-ensure na may competitive na scenario or competitive market pagdating dito. For example, nung panahon po ni President Marcos, nung unang Marcos po, ang naging problema po dati ay kung bakit din nasira po yung ekonomiya natin ay pinipili niya po kasi kung sino yung parang magiging head ng monopolyo na kadalasan ay kaalyado niya or kakampanya niya. So for example, yung mga nag-head ng sugar industry or nag-head ng tobacco industry, hanggang ngayon, sila pa rin ang nag-dominate dito sa local industries natin. Sila pa rin ang nakikinabang dito. And this is already decades from the Marcos administration. So sila pa rin. And ideally, yung role ng government is not to give certain players or certain rich businessmen yung pinaka-role na yun. The fact is, they should be able to regulate them and tax them the right amount. No? And ang problem lang po kasi is, minsan, yung mga wealthy, sila din po yung nakaka-afford na mag-evade ng taxation. No? Unlike yung, for example, yung mga middle class na or government employees halimbawa na automatic yung pagkaltas ng buwis nila, no? That's why yung tax administration is also an important issue para ma-avoid yung tax evasion na issue din, for example. So may other laws that can help. So for example, aside from taxation, nandiyan yung Philippine Competition Commission na nag-ensure na may competition in the different sectors po, no? And another thing is yung role din ng government ay pwede niyang push yung private sector na mag-serve din sa interest ng mga ng masa, for example. Halimbawa, may isang gustong pumasok na investor dito sa Pilipinas. Kung kilala niyo po si Elon Musk, siya po yung may-ari ng SpaceX. So meron po silang satellite technology. Kung gusto nilang pumasok sa Pilipinas, halimbawa lang po ito, no? Pwede namang pilitin ng gobyerno na, okay, kung gusto niyo pumasok sa Pilipinas at magbenta ng services ninyo, may requirement kayo na dapat mag-provide kayo ng libreng internet sa mga geographically isolated areas. So halimbawa, yung mga far-flung areas ay may libreng internet and then the rest of the population, pwede nilang bentahan ng hiwalay na internet service. So yun din yung role ng government. Going to Kajimi's point, no, yung role talaga ng gobyerno ay magbigay ng serbisyo sa mga mamamayan. So magbigay ng housing, ng health, ng education services. So, all of this ay responsibility dapat ng government. Ang magiging tanong lang po talaga ay saan nila kukunin yung pera na pambayad dito? Because of course, yung government, hindi naman siya korporasyon na may kita, no? So it has to get it through taxes. And maganda po yung punto ni Kajimi na kadalasan yung gastos ng gobyerno o yung spending ng government ay mas mataas sa revenue or yung income ng government. Ito po ay sa economics ay tinatawag po natin na deficit. And tama po na pag persistent o tuloy-tuloy yung deficit natin ay nagkakaroon tayo ng utang. But what I want to share po para sa benefit ng listeners natin, hindi po laging masama o hindi po laging bad thing ang pagkakaroon ng deficit at pagkakaroon ng utang. Minsan kasi, kailangan po talaga umutang in situations, for example, like yung COVID pandemic. Wala namang mag-foresee na mangyayari yun. But also sa economics po kasi, yung deficit or yung pangungutang, pwede po kasi gamitin yan sa pag-invest. So halimbawa, kung uutang ka para makapag-invest yung government sa better education, so magdadagdag siya ng budget sa education sector natin para i-train yung mga individuals natin para magka-skill sila, for example, or yung basic education and yung college education ay mas mapalago pa. Ibig sabihin nun, ang epekto nun ay dadami po yung individuals na sa Pilipinas na mataas na ang qualifications at kaya mag-earn ng mas maraming pera. So as our income goes up, as habang tumataas po ang kita ng mga mamamayang Pilipino, over time, tataas din ang buwis na makokolekta through income taxes. So, kumbaga, yung utang natin sa ngayon ay pwedeng maging investment for the future, no? At pag tumaas po ang kita natin, basically, mababayaran po natin yung utang na kinuha natin in the past. So, yun po yung ideal scenario po natin. Yung debt po na nakukuha natin or yung pangungutang natin ay napupunta sa investment, sa productivity, at dapat dapat lumalago ang ekonomiya at yung investment sa mga mamamayang Pilipino din. So, yun po ideally yung scenario natin for national development po. Okay, i-clarify ko lang, no? Kasi
etong utang natin, yung utang nung panahon pa nung rehimen ng tatay ni President Bongbong Marcos, ni President Marcos ngayon, by 2025 pa yata matatapos yun eh. So ibig sabihin, nagdagdag na nang nagdagdag yan. So ang basic lang, yung una, no, yung question ng ano ba ang halaga nung nationalist provision ng yung economic provisions ng ating saligang batas. Anong silbi niyan? O yung mga policies na ginagawa kasi is running in contradiction with that eh, nung nationalist provision. So meron tayong mga patakarampang ekonomiya na talagang hindi tumutugma, no? Pangalawa, paano natin maisosolve itong mataas na pagpipresyo na kailangan agad dahil hindi kaya ng tao yung inflation rate na yan. Kung maski dun sa oil nung mataas ang presyo niyan, hindi talaga pwedeng ibigay yung pagtanggal ng excise tax eh. Dahil nga, malaki yung kailangan makuha sa buwis para bayaran yung mga pangungutang. So in effect, ang tingin ko yung buong policy kailangan i-readjust ng malaki. Paano ngayon gagawin yon? Kaya nung sinabing may action for economic reforms, tinitingnan ko yung aspeto ng economic reforms ang pupunta para maisa-ayos itong mga bagay na to. Halimbawa, malaki ng lupain natin, nakatanim yan, export crops, no? Pero hindi nagpo-produce ng self-reliant food ang ating agrikultura. Naka-rely sa import. Ngayon, yung import, nahahaluan pa ng smuggling, nahahaluan pa ng graft and corruption niya sa pag-i-issue ng import authority. So in effect, in shambles. Hindi lang sound eh. The whole economic direction is in shambles. How do we go about it kung economic reforms ang habol ng AER? Yeah, sige po. Actually, maganda po yung tanong ninyo, Kajimmy, no, no. So before I address yung economic shambles po, no, I think yung debt, bigyan po natin ng picture yung debt, no? Bigyan po natin ng datos. Yung outstanding debt po ng Pilipinas in 2021 or nung nakaraang taon po ay nasa 11.7 trillion po. Ngayon, nasa 12 trillion na po. Karamihan po doon, 70% ng debt doon ay domestic. So meron din po kasi tayong iniisip na pag-utang automatic sa ibang bansa yon. Pero majority po ng debt na natin ay domestic. Ibig sabihin, yung gobyerno ay nangungutang hindi sa mga ibang bansa, kundi kadalasan ay nangungutang ito sa mga mamamayang Pilipino din. So yung debt kasi, for example, yung mga treasury bills, treasury bonds, yun yung binibili ng gobyerno, binibenta ng gobyerno sa mga mamamayan, form of investment din po yan for us. So for example, pwede po kayo bumili ng treasury bills, parang pinapautang nyo yung gobyerno at may interest po yun sa inyo in the future. So that's one major source of funding ng government po, no? Now, pagdating sa economic shambles, pagdating po kasi sa constitution, walang specific na economic policy doon. There are guidelines, there are principles, just as in the constitution, it doesn't provide specific laws, di ba? So for example, what you mentioned, national development, self-reliance for the people, for example, walang specific na policy. So for example, walang enabling laws. Yes. Then, so dito mali 'yon, ano, may enabling laws pero parang kontra sa constitution. Kagaya ng ano, although may economic provisions, pinirmahan naman yung Foreign Investment Act, opening areas before reserved for Philippine investors, no, for the Filipinos, no. So may constitution, hindi problema yung enabling law, kontra yung enabling law sa constitution, yun ang problema. Unconstitutional yung enabling law. Tanungin ko lang sa iyo, to be direct to the point, is the Action for Economic Reform movement in favor of foreign investments, number one, opening up areas previously preserved, kagaya ng retail industry na guest na namin ngayon ng dito, no, yung retail industry, nung binuksan yan, patay ang retail industry natin kasi papasukan lang yan ng malaking investment ng China, lahat na lang malls, sari-sari store, hanggang sari-sari store na, no, kasi yung mga ganyan, ano, there must be a balance between the desire to surge economic growth and the need for
protection, lalo na no, during this pandemic, a lot of countries globally have turned protectionist. Nag-close sila to become protectionist, to support their local goods, not to allow foreign employees, not to allow mga OFWs. Nag-protectionist tayo, nagbukas tayo. Yeah, nagbukas tayo to foreign investment. Tama ba yon? In terms of your analysis sa AEC? Well, that's a good point po on protectionism po, no? So, if we imagine the scenario na naging completely protectionist po tayo, sinabi po natin, gusto natin maging completely self-reliant on rice. So, sinara natin yung imports sa bigas. Halimbawa, nagkabagyo at nasalanta yung mga palayan, halimbawa. So, hindi natin na-produce yung needs ng mga mamamayan natin. So, ang magiging epekto natin sa ekonomiya natin, kung sinabi natin, okay, bawal na tayo mag-import, sobrang tataas po yung presyo ng kanin, ng bigas, di ba? And dahil nag-set tayo ng economic policy na self-reliant talaga tayo, we will not import, we will have zero imports, ang epekto nun, maraming mahihirap na Pilipino naman ang hindi makakakain dahil hindi nila ma-afford yung presyo ng bigas. O kaya naman, kahit afford nila, dahil irarasyon yung existing supply, yung of course, may political factors yan, yung rasyon ng bigas ay mapupunta dun sa mga taong may access dun lang. So, there has to be a balance. Tama po kayo, Attorney Lorna. There has to be a balance between completely liberalizing and complete protectionism. Of course, nakikita po natin yung role dapat ng foreign investment. Yung foreign investment po kasi, that's a way, for example, na makakuha tayo ng bagong technology, di ba? Yung mga technology na dinedevelop sa ibang bansa, for example, sa Japan, sa South Korea, marami silang mga bagong technology na pwede natin gayahin or kopyahin na matututunan lang natin if we open up to investors in those sectors. So may mga technology pa kasi tayo na hindi natin na-develop pa masyado. What we need is to learn from a foreign investor. So it's not bad to have foreign investment. That's the point, no? But what we need to do is the government should be there to properly regulate it, to ensure na hindi sila nag-abuse ng systems natin, that they're not abusing yung natural resources natin, for example, that they're paying the proper amount of taxes. Kasi yung taxes are a way na we can distribute yung kita nila to the Filipinos who are going to benefit from that. They can create employment as well. And yung revenues na nage-generate natin ay pwedeng ibukos sa social services. Okay, yung tama yung sinasabi mo eh, no? Kaya naman natin magbukas para mag-generate ng economic activities. Ngayon lang, kagaya limbawa, yan, ngayon binabanggit na ni Ben Jok na yan, yung mining, no? Eh, ang kinikita ng gobyerno dyan, 1% lang at yung para dun sa indigenous people na 1%, eh, hindi pa napupunta. So, bakit ganun? Eh, samantala yung mundo ng mga developed economies, nag-umpisa sa minerals na yung kanilang mag-develop. Halimbawa, iron ore. Binanggit din ni, ano yan, ni Secretary of Trade, Fred Pascual, sabi niya. Mm-hmm. Bakit na ini-export natin puro ores? No? Puro ores. Bakit itong mga nagpupuntang investor dito, ang dala, conveyor. Kino-conveyor yung mga nakadikit pa sa batong mga iron ore, mga nickel, mga copper, diretso sa barko. Instead na tunawin man lang, no? Create ng industry. Kasi mag-generate ng ano yan eh, industry at employment. Anong stand ng AER dyan sa mining? No, ngayon, binabanggit na ni Ben Jok, no, na baka yan na yung target na isang extraordinary development industry, yung mining. Yeah, so of course, pagdating po sa mining, the typical economist, pag tinanong niyo po yung economist, yeah, dapat ang tax... Example, no, kung paano po babayan at tinatapon yung resources, samantalang ang definition ng economics is the study of the resources and its allocation to human needs. Ka-Jimmy, kulang na tayo sa oras. Yes po. 11:59, your last words. Sagutin natin. Sagutin natin and then your last words. Yeah, so pagdating po sa mining, I think ang pinaka-important ay dapat natatax siya to the point na yung nagiging benefit niya ay equal dun sa nagiging cost niya to society. So as you mentioned po, may cost siya sa mga indigenous peoples, may cost po siya sa environment. So dapat nare-regulate po siya ng maayos. At the same time, we can encourage yung investment nga para hindi lang yung pag-extract ng resources, pero yung pagdadagdag natin sa value-adding sector. I guess yung last words po, no, ang dami po nating na-discuss po na issues dito. And kulang po talaga ang isang oras para i-discuss
discuss po ang lahat ng ito. Pero since yes po, mahalaga 'yun. Pero since ang title po ng programa ay Laban para sa Karapatan, I think it's important para malaman ng mga mamamayan na may karapatan po talaga tayo sa serbisyo na pinoprovide ng government. Naka-enshrine po 'yan, and dapat maging fair and ang government, dapat equitable siya, dapat may consideration sa mga mahihirap, for example. So, yung tax system natin, it's a way yung pag-pursue ng fiscal policy and ng taxation, paraan ito para ma-pursue yung national development, yung economic development, para lumago yung ekonomiya. And it's also a way para i-pursue po natin yung pagbibigay ng serbisyo para sa mga mamamayan na karapatan po natin yun. So hopefully, if open po kayo, I can come on to the program to discuss future po yung mga policies ng government. Dapat, and discuss po natin RJ, in depth. AJ, dapat face-to-face tayo kasi... Ano tayo? Isa pang round. May one more round tayo. Okay. Sige po. Looking forward po. Salamat po. At before we go, I'd like to say thank you to Kevin Vergara, RJ Shell, Angelo Redaha, Al Contec. Maraming salamat sa mga opinions nyo. No? Ang opinion nila really is, we're talking about economy and economics and the welfare of the people. Let's talk about public accountability. Accountability ng gobyerno natin sa mga pondo kasi utang tayo ng utang, kagaya ng family. For instance, umutang tayo and na-discover naman na hindi ginamit for the right purpose. So, that is here in Laban para sa Karapatan. Panawagan po natin, Karapatan po natin, bantayan natin ang gobyerno natin. At the same time, let us support all the economic reforms in the State of the Nation address of President Bongbong. Ang sentro ng problema natin ay magmula pa ng panahon ni Presidente Marcos na ama nitong presidente natin ngayon, eh pare-pareho yung patakarang pang-ekonomiyang in-apply na magmula kay economist Gerardo Sicat hanggang ngayon. One generation of economists to another. Sila lang ang economic managers. Lahat nang galing sa UP School of Economics. Pero hanggang ngayon, hindi tayo buulan. Okay, Kajimi. Kaya ang payo ko, kailangan na nating baguhin itong sistema ng pang-ekonomiya. Humanap ng paraan dahil yung mga supplier natin ng bigas, Thailand, Indonesia, itong India, itong Vietnam, hindi kasi kagaya rin natin okay. Mga developing eh. Alam mo, talagang kailangan natin ng part 2 kasi umpisa na naman ni Jimmy itong debating to. Ito po si Attorney Lorna Patao Kapunan. Dito po tayo sa Laban para sa Karapatan. Have a safe and dry weekend. Umuulan po. Thank you. And susunod na po si Ma'am Celia Ortega Bueno at Raul Esperas. Be safe and well. Bye-bye. Sumakin niyo ang programang Laban para sa Karapatan hanggang sa Sabado, alas 11 hanggang alas 12 na tanghali, kasama si Attorney Lorna Kapunan. Laban para sa Karapatan sa DWIZ.